Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Naoya Inoue sa press conference sa Japan. Binanggit ni Inoue kung ano ang masasabi niya sa darating na laban kay Michael Dasmarinas. Sinabi niya, ito ang unang beses na lumaban sa isang southpaw na mataas ang knockout percentage. Pero hindi daw nababahala si Naoya Inoue. Ipapakita daw ni Inoue ang kakaibang estilo na hindi pa nakikita sa kanya. Mag-react ng tama ayon sa galawan ni Dasmarinas, magbibigay ng mabibigat na power shot. Ibang monster daw ang makikita ng fans mula kay Naoya Inoue. Kahit anong estilo daw ang ipapakita ni Dasmarinas, hindi problema sa kanya. Pinaghandaan daw niya ang isang southpaw na gaya ni Dasmarinas. May experience na daw si Naoya Inoue laban sa mga southpaw, pero aminado naman si Inoue na may knockout power si Dasmarinas. Sinabi naman ng ama ni Naoya Inoue, solid daw ang depensa ni Dasmarinas, malakas ang suntok, pero babasagin daw ito ni Inoue, kaya 100% ang tiwala na mananalo sa laban. Nag-request ang ama ni Inoue, gusto niya manalo ito via knockout. Hindi lang daw pwede manalo sa desisyon, dapat mapatulog daw niya si Dasmarinas para maipakita ang pagiging monster sa mga American fans. Kailangan daw impresibo ang panalo ni Naoya Inoue dahil isusunod niya ang isang unification na laban. Kung sakaling manalo si Inoue mga tol, kailangan niya labanan kung sino ang nakahawak ng WBO-WBC. Hawak ni Angas ng Pinas ang WBO. Paglalabanan naman ni Dunaire versus Nordin Obali ang titulong WBC. Sa May 29 na po ang laban ni Dunaire mga tol, kaya abangan po natin. Si Naoya Inoue naman sa June 19 ang laban, kaya isang buwan na lang malalaman natin kung paano makipagsabayan si Dasmarinas. Porsigido naman si Dasmarinas mga tol, sinabi niya dati sa interview, sinasanay ang lahat ng pwede ma-improve para 100% ang kondisyon. Hindi pa napapalaban si Dasmarinas sa isang katulad ni Inoue, kaya kailangan niya ng matinik na training camp dahil ibang level itong kalaban. Number 2 pound for pound pa ang kalaban, kaya siguradong mahirap na laban ito para kay Dasmarinas. Kaya kailangan ng malupit na game plan mga tol kung paano talunin ang monster ng Japan. Mapapalaban din sa undercard ni Inoue si Micaela Mayer, dedepensahan niya ang titulong WBO. May pampainit sa mata bago ang laban ni Inoue sa June 19. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.